Ngayong araw na ito ay papakita ko sa inyo kung paano magpalit ng blade ng rim cutter at ng rubber matting. Kasama na din dito kung paano itono ang talim para tumabas na maganda ang inyong rim cutter. Tara, simulan natin. Matuto kung paano gumawa. Alamin kung paano. Dito sa Gawin Mo Ito. Itong rim cutter na to may kasamang tools to pero dito nakalagay. Pero... yeah, pero siya kasamang Allen wrench, pero hindi naman magagamit masyado yan eh. Ito, tumaliit, magagamit. Ayan. So, yung unang gagawin ay naibababa ito. Ayan. Tanggalin mo muna ito, itong guard sa blade. Tapos, kailangan itaas ito. Napakabigat nito eh. Parang nasa 25 kilos ata ito, mahigit. So, kung hindi nyo kayang itaas, ay magpatulong kayo. Tapos ito, kailangan itong tanggalin. Itong tornilyo na ito nasa dulo. Bakit kailangan tanggalin yan? Para matanggal itong isa pang guard ng lock ng blade. Ito. Para matanggal ito. Kasi pag di mo tinanggal yan, di mo matatanggal yung blade. So, ayan. Pagkatapos nun, ilugan mo yung mga lock ng allen screws. Gamit yung maliit na allen wrench. So, lugan ko muna ito, tanggalin ko muna lahat. So, nandito na tayo sa pangalawa sa huli. Na tornilyo na allen. Medyo matigas. Ayan. Bumaba na yung talim. So, pwede nyo kailangan ng ano yan, ng kasi medyo matalas pa yung ibang parts niyan, baka masugatan kayo. Pwede nyo kailangan ng tela para hindi bumagsak bigla. Ganyan. Ayun, bumagsak. So, dandaan kayo sa ano kasi yung ibang parts niyan, although sira na tong blade na to, medyo may talim pa yung iba niyan eh. Delikado. So, dito lang lagi sa likod ang hawak. So, ito yung bagong blade na binili ko. Ayan. So, maganda yung pagkakabalot niya. Saka may langis. May langis pa siya. Ngayon, halimbawang walang langis na dumating sa inyo yan, kailangan nyo lagyan ng langis yan kasi para tumagal yung blade. So, kung lalagyan nyo ng langis, ang gagamitin nyo, singer. Singer na oil. Ngayon, may langis pa to, hindi ko na ito lalagyan muna ng ano. So, sa paglalagay ng blade, kailangan mo ibalik tong guide, yung guard. Ibalik natin yung guard. Para mahawakan mo tong part na matalim. Napakalangis, kaya medyo madulas. Huwag mo hawakan yung blade kasi napaka, ano yan, napakatalas. Balik natin yung guard para mahawakan mo yung ilalim. So make sure huwag dudulas at mahawakan mo yung mismong blade kasi masusugatan. Saka mo siya i-gaganito. Ipapasok. So may harap likod dyan ha. Yung medyo kurbada, yung may curve dito, ito yung dito sa side na to.
Pagkatapos maitutok doon, lagyan mo na ng screw. Malangis. Kasi may oil yung blade. Hindi mo naman kailangan punasan yan kasi pag pinunasan mo, mawawala yung protection niya sa kalawang. So, lagyan mo muna ng isang tornilyo sa dulo. Tsaka isa sa dulo para hindi bumabagsak. Dulo sa dulo muna ilalagyan. So habang hawak yung ilalim ng talim, make sure may protection yung nakalagay yung cover kasi napakatalas niyan, baka mahiwa yung kamay nyo. So pagkalak niyan, pwede nyo natanggalin yung cover, tapos pwede nyo nang ibalik yung mga tornilyo. So ibabalik ko lang lahat yung tornilyo na yun. So ayun, naikabit na lahat ng mga alin na ano na bolt. Ngayon, make sure nakalapat lahat, no? At make sure hindi na nakalugang ang blade para hindi lilihis yan, para pantay lagi ang pagkakat. Ngayon, ito naman ang anuhin natin, itong rubber matting kung saan lumalapat ang talim. Ayusin natin to kasi syempre gamit na gamit na lumalalim din yan. Iikot natin. So paano gagawin dyan? Ito muna, sikwatin mo lang to. Ito yung parang pinaka-stopper nyan eh. Ngayon pagkatanggal nito, hindi mo matatanggal kagad yan kasi masikip yan eh. Mayroong umiipit yan sa likod nyan. Ang gagawin mo, iaatas mo uli. Kailangan ma-access mo yung parang tornilyo nun para lumugi ang ano na yan, yung rubber matting. So ito yan. Itong mga tornilyo na to. So luluwagan natin yan. Harap ko lang yung kasukat yan. Ito. So luluwagan ko lang. So luluwagan mo lang. Luwag lang kahit di mo natanggalin. Luwag lang. Ito yung pampaipit niya dun eh. Sa taas. Sa rubber matting. So luwag lang. Pagkaluwag, pwede mo na itulak po. Yun, nakita niya tumulak. Bababa ako para makita niya. So yun. Ito yung pinaka chopping board. So kaya mahalaga tanggalin itong nandito eh, para mahugot mo. So gagawin mo, ayun yun, dito iniipit yun. Iikot mo lang. Kasi gamit na to, ikot mo lang na ganyan. Tapos sa pagtatanggal na ito, pinatanggal na natin to. Hindi to basta-basta kinakabit lang yung ilalagay mo lang na kagad na ganyan. Tinotono to. Paano yung sinasabi kong tinotono? Ito, ito rito. Ito, meron akong nilagay na pangkalang dito. Ito, pangkalang to eh. Pangkalang ko yan. Kasi hindi lahat ng ganito, itong mating na to, itong chopping board, ay pantay. Isang hindi naman talaga pantay na pantay, hindi siya level na level. Ngayon, minsan kinakalangan ito. Guide, ano ko yan eh, pangkalang ko yan eh. Ngayon, ito yung sinasabi ko. Ibabalik na natin kasi kailangan doon sa makinis na part na para hindi na dun sa masyadong bugbog. Balik na natin. Ganito yung pagbabalik niyan. Tapos hahanapin, titingnan nyo yung ano. Tayo ko. Kailangan, tignan nyo, ito yung sinasabi ko ah. Pagka binaba mo yung blade, kailangan lapat na lapat siya. Ayan o. Kikita nyo.
Kung wala yung pangkalan ko na yon, hindi lapat na lapat yung blade. So ang gagawin niyo diyan, lugugan niyo muna na konti yung mga tornilyo niyo, yung mga allen. Luwagan. Tulad niya, maluwag naman yan. Hindi pa naman masyado mahigpit yan. Luwagan nyo konti. Pero hindi nyo na kaya natanggalin. Tapos, paipitin nyo siya yung ganyan. Para lumapat yung blade tsaka yung mating. Yung rubber mating. Hindi ko pa kasi naibabalik yung ano eh. Kaya umuusod eh. Ito sinasabi ko itong lock dito sa gilid. Balagan mo na ganyan. Tapos, palapatin nyo. Yan. Pag nakita nyo, lapat na yan. Wala nang masyadong space. Yan. Ito yung gamitan ng itong pangalan para medyo malalakas. Yan. Yan. Kailangan kita, dapat kitang-kita nyo lapat na lapat. No? Pag nakita nyo na lapat na yan, saka nyo higpitan yung mga allen. No? Ibig sabihin, naitono nyo na yan. Ayan. Kasi pagka may space yan, magkakaproblema ka dyan eh. Hindi mo makakat ng buo yung papel. So, higpitan mo na higpitan lahat yan. Yan. Pagka higpit niyan, kailangan make sure lapat na lapat ha. Lapat na lapat, walang space. Dito naman sa likod. Ito naman. Ilak niyo to, ilak niyo. Higpitan niyo maigi. So ayun, nilagay ko kaninang palaman sa ilalim. Sige, dito. Video mo dito sa harap. Ayan, oh. Lapat na yung blade sa mating niya, oh. So, yung kaninang sinasabi ko kanina na yung parang palaman, pag lang yung ano, nilapat nyo na to, tapos may siwang pa rin, may clearance pa rin, doon yung lagyan ng palaman. Ng kalang. Kasi hindi tatama yung blade sa mismong mating. Kakaproblema kayo, hindi nyo makakat. So, ganoon. Dapat lapat na lapat. Yan. So nakatono na to. Pagka nag-chop na to, talagang putol lang ano ang papel, putol. So okay. Tapos pwede mo na ibalik to. Nakalimutan nating yung ito. Nakalimutan natin ibalik to. Mahalaga rin to eh. Ito yung sa guard. Correct. Parang guard ng blade. Ayan. Paparamdaman nyo lang naman pagka kumakagat na yung ano eh. Yung tornilyo. Kasi hindi mo kita kung saan bubagsak eh. Paparamdaman mo lang. Yan. Tumutok na siya. Okay. Kasi baba ulit. Bata, balik yung guard. Blade guard na. Then, tapos na. Nakapagpalit ka na ng mating. Naayos mo yung mating na ikot mo. Tsaka nakapagpalit ka rin ng blade mo. So, yun lang. Kung meron kayo natutunan, ay subscribe. At, patuloy na suportahan ng channel na to para makapaggawa pa tayo ng maraming mga DIY tutorials. At sa mga susunod pang video ay inyo pong subaybayan at God bless sa inyo lahat.